Sikat na sikat ng mga big bike dito sa atin, oo. Pero the market is still heavily dominated by scooters. Kaya nga no-brainer na pinasok ng Auto Hub Group itong Aprilia SR GT. Yun nga lang, medyo mas upmarket to sa mga direct competitors niya tulad ng Honda ADV 160 saka ng Yamaha NMAX. Today, we're back here at Driftwoods Action Park in Indang, Cavite at kikilatisin natin mabuti itong motor na to. Sulit pa rin ba siya despite the bigger price tag? Alamin natin. Adventure scooter ang SRGT and kitang-kita naman sa design. Madaming sharp lines sa front fairings, may malaki kang windshield sa ibabaw, tas meron kang mga plastic trim dito na dagdag angas dun sa bike. Mapapansin mo din na merong faux carbon fiber-like trim from front to end. Honestly, hindi ako masyado mahilig sa ganyan, but on this one, I have to say, medyo malinis yung pagkakagawa. Maganda yung finish and maganda yung texture na binibigay niya dun sa bike. Dito naman sa likod, meron kang grab bar na in other variants are color matched with the body. Tapos meron ka din tail light na, mind you, paggabi maganda tingnan. Okay na okay sa akin yung design nito. Lalo na pinagmukha nilang mas malapad gawa nitong parang opening dito sa fairings. Pero ang reklamo ko lang talaga siguro yung stickers. Ito okay to. Maganda yung Aprilia logo. Ito lang sana yung likod. Medyo mahal tong bike na to, so sana emblem man lang na maayos yung nilagay nila dyan, diba? Props din pala to Aprilia for this unique design. Hindi rin kasi maiwasan na magkakopya-kopyahan pagdating dito sa mga small displacement scooters, pero the brand still managed to create a bike that still stands out in terms of design, at least in this very saturated segment. Nabanggit ko kanina na medyo may kalakihan tong motor na to. Well, it measures 1,920mm long and 765mm wide. So medyo may kalaparan talaga siya. It also has a 799mm wheelbase. Kung tutuusin, hindi yun gaano kataas, pero sobrang palapad kasi talaga yung upuan sa likod. So, pag umuupo ka, mahirap talaga siya i-flat foot. Kung hindi ka katangkaran, tiptoe ka din sa motor na to tulad ko. Underneath all these, the SR GT sits on 14-inch front and 13-inch rear wheels. Meron kang 110-80 tires sa harap and 150-70 tires sa likod. Sagana rin tong SR GT sa extra features. Meron kang digital instrument cluster na nagdi-display ng speedometer, ng fuel gauge at ng odometer. Wala ka nga lang trip A or trip B meters, pero meron ka namang fuel consumption gauge. At meron ka rin, surprisingly, temperature gauge. Not that you really need that in a small scooter, but of course, that's a welcome addition. Nandito naman sa handlebar yung lahat ng switches mo. Pretty standard stuff, pero I have to say, medyo solid yung build quality nitong mga to. Meron ka ditong button para ma-adjust yung display ng instrument cluster, yung on-off ng idling stop-start system, signal lights, kill switch, at of course, busina. Ngayon, wala kang hazard light dito, pero meron kang passing light, which I believe is a must-have for all bikes. Problema ko lang talaga siguro yung headlight itself. LED sila, pero hindi sila ganun kalakas sa gabi. Hindi naman siya masama, pero I guess I just expected better. Malaki at easy to adjust din yung side mirrors. Although, eto, in case na-curious yung iba sa inyo, hindi siya na-adjust. By the way, walang keyless ignition to. Dipihit pa rin yung susian. Madali lang naman since nandito pa rin yung bukasan ng upuan. Pipindutin mo lang, tas aangat na yan. Problema ko lang talaga yung gas tank. Wala kasing nakasulat dito kung paano siya buksan. Walang indicator whatsoever. Sadly, walang manual na kasama yung motor na nakuha ko. So I had to figure it out myself. Pipindutin mo lang naman paloob, tapos mag-flip open ako nasan yung cap. Yun lang talaga, kung di mo alam kung paano, talagang malilito ka. Meron ding compartment dito sa harap kung saan makikita mo yung USB charging port. Wala ka nga lang malalagay dyan, kahit phone, di kasha, oops, I stand corrected, kasha pala phone. Pero apart from that, yun na lang. Now, let's check out the underseat compartment. Tulad nga kanina, isang pindot lang. Now, Aprilia didn't exactly publish the figure, so hindi namin alam kung gaano kalaki talaga to. Pero sabi nila, kasha daw yung full face helmet. Ngayon, meron kami ditong half face helmet. Papi pa. Yan. Tingnan natin kung kasha to. Ala. Hindi agad kasha. Hindi siya kasha. Ewan ko kung anong klaseng helmet yung magkakasha dyan. Siguro mga open face na small, or siguro, sige, full face na small, pero sa ngayon, yun lang, hindi talaga siya kasha. Pero hindi naman sa walang silbi yung ilalim, syempre, marami ka pa rin malalagay dyan, mga maliliit na bag or extra sapatos, damit, gano'n, rain gear, of course.
Ngayon, siyempre, bago tayo lumarga, soundcheck muna tayo. The SR GT is a 174cc liquid-cooled single-cylinder engine that generates 17.4 horsepower at 8,500 RPM and 16.5 Nm of torque at 7,000 RPM. It's actually pretty punchy. Ramdam ko yung slight difference niya sa mga typical na 150cc powertrains. Meron talagang added oomph. Yung personal bike ko na Honda ADV 150, medyo hirap yun sa ahonan. Dito sa SR GT, it feels as if the added displacement lang talaga yung kailangan to make uphill climbs more bearable. In terms of consumption, however, it's a bit on the higher side, at least when you compare it to other smaller scoots. During my time with it, I got about 31 kilometers per liter. Not really that impressive, but then again, not half bad either. What is impressive is the ride comfort. Medyo mataas tong motor na to, and pag nasa syudad mo lang siya ginagamit, medyo makakalimutan mo yung mga usual na lubak sa kalsada. Ramdam pa rin naman yung mga pothole, of course, pero it handles road imperfections way better than your everyday scooter. I'm sure on even longer rides, komportableng-komportable gamitin to. Ayun nga lang, since medyo mataas, idagdag mo pa na malapad talaga yung upuan, baka mahirap istraddle for shorter riders. Although hindi naman siya kabigatan, kaya hindi naman siya sobrang hassle gamitin sa traffic. Swabe din pala tong handling ng SR GT. Madali lang yung slow speed maneuvers with this bike. Its weight actually makes it feel more precise when turning. Sa banata naman sa winding roads, masarap din gamitin tong scooter na to. It somehow lives up to the sporty look. 258,000 pesos para sa small displacement scooter. Aminin na natin, medyo mahal. Pero clearly, hindi naman kasi ito pang masa na bike. Para to sa mga tao na naghahanap ng hindi gaano kalaki na scooter pero gusto nila medyo stand out sa tulad nga ng sinabi ko kanina, very saturated na market. Saka, besides, it's still very very stylish. Mapapatingin ka talaga pag dumaan to. And it's also very versatile. Kita nyo naman, ginamit namin kanina slightly off-road, nilalaro namin sa damuhan, nagamit na rin namin sa provincial highways and sa syudad. It's very very easy to ride, it's comfortable, and it's very very enjoyable on the road. Ngayon, if you're that loaded and you really want a scooter, well, you should really check this one out.